inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija, ang programang Yucat on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yucat on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. At inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. At tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at sa Yucat Pinoy Channel at syempre sa tambayan ng mga kabataan at maging ang mga matatanda, no? Ang Yucat Study Group at facebook.com. Ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong makakayukat ngayong oras na ito at kasama natin, no? Ang matagal na natin nakakasama rito sa programang ito, si Maris po. Hello po. Ayan, si kami ni Ate Maris ang inyong makakasama ngayong oras na ito. Dalawa lang kami. Subalit, pipilitin nating maging buhay at talagang tunay na makahulugan at puno ng makaalaman ang ating oras na ito. At bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating programang ito ng isang oras na kwentuhan at talakayan tungkol sa katisismo ng mga kabataan o ang Yucat, tayo muna ay hihingi ng basbas mula sa langit. Mananalangin tayo at pangungunahan tayo ni Ate Maris para sa ating opening prayer ngayong oras na ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Open my eyes, O Lord, to the wonders of your love. With a blind man I cry out, Savior, let me see. Open my ears, O Lord, to my brother's cry for help. Do not let my heart close up against their need. Open my hands, O Lord, for the beggars at my door. They await their portion too. Lord, grant me the grace to share. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat Ate Maris para sa ating sa pangunguna sa ating dasal ngayong oras na ito. At mapagpalang pakikinig po muli sa inyong lahat. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Yucat on Air, ang isang oras na kwentuha at talakayan tungkol po sa Catechism of the Catholic Church for Young People o yung tinatawag natin na Yucat, no? At bago po tayo dumako sa ating Yucat question ngayong araw na ito, magkakaroon muna tayo ng maikling pagbabalik-tanaw, Ate Maris, tungkol sa pinag-usapan nating Yucat question last week. At ano bang Yucat question last week ang pinag-usapan natin? Yucat question number 74. Ate Maris, ano ba yung tanong last Friday? Yucat question number 74. What does it mean to say that Jesus is the only begotten Son of God? Ayun, ano raw ang ibig sabihin kapag sinabi natin si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos? At sinasabi po ng ating Catechism of the Catholic Church for Young People o yung Yucat, Youth Catechism, sabi rito, when Jesus calls himself God's only begotten Son or only Son, sabi doon sa John 3:16, and Peter and others bear witness to this, no? Sila ay nagpapatotoo na talagang si Jesus ang bugtong na anak ng Diyos. And the expression means that of all human beings, only Jesus is more than a man and has a unique relationship to God, His Father. At ito ay makikita natin sa buong New Testament na pinapakilala ni Jesus ang Diyos bilang Ama, lalong-lalo na sa Ebanghelyo ni San Juan, no? Na ipinakilala niya ang Diyos bilang Ama at siya ang anak, no? Sa maraming passages sa Bible, no? Like doon sa John, first chapter of John, verse 14 and 18. No? Sa first letter of John, chapter 4, verse 9. Sa Hebrew 1, verse 2. At marami pa.
na ipinakikilala si Jesus bilang anak ng Diyos. At yun nga, doon sa buhay ni Jesus, tampok yung binyag niya sa Ilog Jordan na ipinakilala siya ng Ama na noong siya ibininyagan ni Juan Bautista, nandoon at may isang tinig na nagsalita, sabay yung may kalapati na lumukob sa kanya, no? At nagsabi yung tinig na, ito ang kinalulugdan kong anak, maniwala o manalig kayo, sundan ninyo siya. At sabi naman doon sa bundok ng Tabor, noong siya ay magbagong anyo o yung transfiguration, itong si Pedro, si Santiago at Juan, kasama ni Jesus, umakyat sila doon at yun nga, nagkaroon sila ng pangitan na kung saan si Jesus ay nabalot ng ulap, no? At muli na namang narinig ang salitang yun, ito ang kinalulugdan kong anak, makinig kayo sa kanya. So ito yung mga patunay na si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos. Hindi ito bunga ng pagninilay ng mga tao o ng mga sumulat ng Ebanghelyo, kundi it was revealed, ipinakilala, ipinahayag. Yung pagpapakilala ay hindi galing kung kani-kanino lang, kundi yung revelation, yung pagpapakilala na si Jesus ay anak ng Diyos ay galing mismo sa Diyos. It was revealed to us ng Ama, ng Diyos, no? Even Jesus Christ, no? Although he claims na he is the Son, no? Na siya ang anak ng Ama, at it was verified doon sa dalawang events nga dito sa kanyang buhay, sa baptism and sa transfiguration. At ngayon ay panibago na namang tanong sa Youth Catechism ang ating pag-uusapan, ang UCAT question number 75. At nandun pa rin tayo mga kapatid sa pagpapakilala kung sino si Jesucristo. Kaya kung inyo mapapansin, ilang biyernes na pinag-uusapan natin, sino si Jesucristo ayon sa ating katisismo? Sino si Jesucristo ayon sa ating pananampalataya? Kasi naniniwala tayo, lalo-lalo na yung dasal nga ni St. Richard of Chichester, hindi ako yun, no, kapangalan ko lang. Swerte niya. Joke. Ako yung swerte kasi may kapangalan akong santo. Si St. Richard of Chichester, isang obispo na nagsabi na day by day, anong kailangan natin gawin? Day by day, we have to pray to know you, no? To know you more clearly, to love you more dearly, and to follow you more closely. To know God, to know Jesus more clearly, to love Jesus more dearly, and to follow Jesus more closely. Ito raw yung day by day, ito yung ating pagsikapan. Nakilalanin, mahalin, at sundan si Jesus. Ito step by step. Hindi mo pwedeng mahalin mo agad na hindi mo pa kilala. Hindi pwedeng sumunod ka kaagad na hindi mo pa siya mahal at hindi mo pa siya kilala. So yung loving and following begins with knowing, pagkilala. Kaya it's very important, napakahalaga, na tayong mga kabataan, ang bawat isa sa atin ay nagsusumikap din na kilalanin si Jesus. Sino nga ba si Jesus para sa atin? At ito yung tinuro natin pananampalataya. Sabi doon, yung UCAT question number 72, the name Jesus. Ano ibig sabihin ng pangalang Jesus? Na ibig sabihin ay Savior, di ba? And then, yung name, yung title niyan, the Christ, ibig sabihin, He is the Anointed One. And then pinag-usapan din natin that Jesus is the Son of God sa 74, sa UCAT 74. At ngayon, ay panibago na namang pagpapakilala sino si Jesus para sa atin. Upang sa ganun, pag nakilala natin si Jesus, lalalim ang ating pagmamahal sa Kanya at masusundan natin siya ng mas malapit at mas talagang masugid na pagsunod sa Kanya. Ate Maris, pwede mo bang pakibasa para sa ating mga tagapakinig ang UCAT question number 75? Sabi sa ating UCAT, why do Christians address Jesus as Lord? Ayun, Lord, no? Yung may mga pangalan dyan na ang pangalan ay Lord. Lord, no? De Vera. Oo, mga ganun, no? Hindi ito, hindi sila yun. Iba to. So, Ate Marie, since binasa mo na rin, ano ba raw ibig sabihin, no? Kapag sinabi ng isang Kristiyano na si Jesus ay Lord o Panginoon sa Tagalog, ano yung explanation ng Youth Catechism tungkol dito? Sabi po dito sa UCAT, mismong si Jesus po yung nagsabi nito, you call me teacher and Lord, and you are right,
for so I am. O, galing yan sa John 13 verse 13. Madaling tandaan, ano? John 13:13. Ayan. O, Biyernes 13. Hindi pala yun malas. O, hindi pala malas yun. So, 13:13. So, John 13:13. Sabi doon, tinawag niyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. No? Tinawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. So, ang tumawag sa kanya ay iba, no? Ibang tao. Tinawag siyang teacher and Lord, guro at Panginoon. At in-affirm niya yon. Hindi niya itinanggi, hindi siya nagpakipot, hindi naman. Hindi tayo mga Pilipino mahilig ng ganun. Ano? Alam mo, ang galing-galing mo. Hindi naman. Like, may ganun ka rin bang attitude, Ate Maris? Medyo po. Medyo. Alam mo, Ate Maris, ang galing-galing mong kumanta. Ano ba kayo, Father? Maliit na bagay. Maliit o, pampalaki bagay. Naman yan. Hindi tayo mga Pilipino, gaya may kultura. Apo. Kapag in-affirm, sasabi nyo, hindi naman. Hindi wag masyado. Huwag kang ganyan. Diba, alam, false humility. Huwag ka nga. Oh, ito naman, hindi naman masyado. Oh, pero kay Jesus, nung sabihin at tawagin siyang guro at Panginoon, sabi niya, you are right and you are right. Tama kayo sapagkat ako nga. Para bang pag sinabi sa atin, alam mo Maris, galing-galing mo talagang kumanta. Uy, salamat ha, pero totoo naman. Sa ating mga Pilipinas, sasabi mo, yabang naman ito. Hindi mo lang nagpakipot, di ba? Oo, pero sa kulturang ito, si makita natin si Jesus dito is straightforward, no? Yes. Kasi yun nga, at yun naman yung role and mission niya to be a teacher and to be our Lord, no? May maganda pang explanation dito ang Youth Catechism at pwede bang pakibasa mo, Ate Maris? The early Christians spoke as a matter of course about Jesus as Lord, knowing that in the Old Testament, this title was reserved as a form of addressing God. Okay, doon muna tayo. Ito yung sinasabi the early Christian community, no? Yes. Sabi nila, it's a matter of course about Jesus as Lord, knowing that in the Old Testament, this title was reserved as a form of addressing God. Yung Lord sa salitang like sa Greek, no? Sa even sa Hebrew. Kasi yung napanggit ko na ito previously noong nakaraang UCAT sessions natin na dahil banal yung pangalan ng Diyos, yung tinatawag na tetragrammaton, yung four-letter word, na ngayon ay binabasa natin as Yahweh, yung iba binasa Yehovah, no? Pero yung four-letter word na yun, yung YHWH or YHVH, no? Hindi ito binabasa ng mga Hudyo. It's a big sin to pronounce the holy name, no? So, that holy name is not pronounced, no? What is so holy, they remand it in silence. Hindi na nila binabanggit. Kaya, yung sinasabing, yung equivalent kasi yung holy name na yun doon sa I am. Kasi yung pagpapakilala ni Moises, anong Diyos kay Moses sa Sinai? Gosh. Who are you? Tinanong nila ba? I am, who am. Aye, aser, aye. Yun yung pagpapakilala ng Diyos. I am, who am. Kaya and the name of God is I am. Kaya nung kung inyong patatandaan, yung I am na yun, hindi nila binabanggit yan. No? Opo. Kaya kung inyong matatanda sa during sa Gethsemane, opo, noong yung agony, opo. Noong sa agony yung huhulihin siya. Tapos tinatanong nila, "Who is Jesus? Sino si Jesus dito?" Ano sabi ni Jesus? I am. Ano ginawa? Natumba sila lahat, tumumba sila. Nagsiluhuran silang lahat, ano? At kasi binanggit ni Jesus yung banal na pangalan, opo. Ano? Kaya nga alam niyo opportunity na ni Jesus tumakas 'yun eh. No? Yes. Kasi sasabihin niya lang, ulit-ulit niya lang, I am. So, hindi na makakagalaw yung mga sandala, makakatakbo siya. Di ba? <Okay. laughs> Yun yung joke doon. Oh, ito si Jesus kasi hindi niya inulit-ulit. Sana nakatakas siya. Joke lang po yan. So, yun yung kahulugan ng pangalan ng Diyos, I am. Kaya nga noong si Jesus, nagpapakilala siya, especially sa gospel ni John, di ba yung I am sayings niya? Like, I am the bread of life. Di ba? I am. God is the bread of life. Ganun ang sinasabi niya. I am the light. God is the light. I am the vine. You are the branches. God is the vine and you are the branches. I am the good shepherd. God is the good shepherd.
So itong mga I am sayings ni Jesus, it's malaking scandal. Yes. Sa mga Hudyo. Kasi ini-equate niya yung sarili niya as God. Kaya hindi nila ano eh. Kaya ito yung offensive. Very offensive sa kanila. Claiming that Jesus is Lord. God. At since hindi ito binabanggit, sa Old Testament hindi binabanggit yung pangalan na yon, yung I am na yon, yung YHWH. Pinalitan nila yan. Ang ipinalit ng mga Jews ay yung salitang Elohim at Adonai. Yung Hebrew words na yan, Hebrew name. Yung Adonai, yun yung ibig sabihin ay Lord. So the word Lord, yung salitang Panginoon, hindi ito tumutukoy dun sa mga Panginoong may lupa. Yung namamanginoon na may-ari ng malaking ari-arian. Yung Lord, di ba? Lord, halimbawa, Lord Frankie. Hindi yon, Lord Richard. Hindi yon. Ibig sabihin, may mayaman lang na ari-arian. Pero ang tinutukoy na Lord dito, yung Adonai, is the Lord that refers to God. Na dahil hindi binibigkas yung pangalang yon, pinalitan nila so that they may pronounce God. Kung how they are going to address God. Address. Kasi pag magdadasal, alam nga naman, hindi mo banggitin yung, ano, di ba? Pag nagdadasal ka, ano yung tatawag mo? Ay, hindi nga pwedeng banggitin. Huy! Pinoy yun. Oo, di ba? Sa atin, pagka hindi ka sigurado sa pangalan, huy! O kaya, pst! Pwedeng gawin, magdadasal ka sa Diyos. Eh. Pst! Sige na po, tulungan mo po kami. O kaya, huy! Nakikinig ka ba? Di ba? So, how are we going to address God? Yun yung problem nila that time. So, they changed the name. At sa halip na banggitin yung four-letter word na name of God na yon, ang ginawa nila, pinalitan nila ng Adonai, which means Lord o Panginoon. Kaya naman, nung ginamit ito ni Jesus doon sa New Testament, he is referring to that meaning ng Lord doon sa Old Testament. Yes. Teacher and Lord. Ibig sabihin, teacher and God. Yun ang tinutukoy niya dito. Kaya sabi rito, naka-reserve, yung title na ito ay naka-reserve as a form of addressing God. Lord, no? Kaya nga, mas maganda na yung mga pangalan natin, yung mga magpapabinyag pa lang dyan, pwede bang huwag nyo gamitin yung Lord doon sa pangalan ng mga anak ninyo? Di ba? Kasi it's really confusing, no? At saka, ano yung meaning ng ibig sabihin ng Lord, no? Kung gano'n nila iniiwasang banggitin noon, magiging ano, palasak. Ay, alam mo, kung ginamit mong pangalan ng anak mo, may Lord sa unahan at yun din ang nickname mo, ay, halimbawa, sasabihin natin, ang tigas-tigas talaga ng ulo mo, Lord! Di ba? Sacrilege! Di ba? Ay, ang tinutukoy mo, Lord, yung bata. Yung bata. O kaya naman, eh, mumurahin mo, ano mo, Lord, ah. O, di ba? Kasi pinangalan mo, may Lord yung ano, di ba? It's not good, no? Kaya, sana, sa mga magpapabinyag, ano, at yung magbibigay ng pangalan, huwag naman lagyan ng Lord yung ano, hindi naman sila Panginoon. Ano? So, pakibasa mo, Ate Maris, yung continuation ng explanation sa ating UCAT. Through many signs, Jesus had shown them that He had divine power over nature, demons, sin, and death. The divine origin of Jesus' mission was revealed in His resurrection from the dead. Thomas confessed, "My Lord and my God." For us, this means that since Jesus is the Lord, a Christian may not bend his knee to any other power. Wow, galing ano. So through many signs, Jesus had shown them that he had divine power over nature, demons, sin, and death. Yung name na yan, ano? Kasi yes. Yung pagiging Lord, Lord of heaven and earth, yun yung nasa ano natin, ha? Jesus Christ is the Lord, Panginoon ng langit at lupa. Hindi ng lupa lang, ng langit at ng lupa. Ibig sabihin, He has authority. May kapangyarihan siya sa lahat, sa langit at sa lupa. Ito yung kingdom niya, no? His kingdom is heaven and earth, no? And everything, no? Lahat ng ano. Kaya sinasabi rito, may kapangyarihan itong si Jesus over nature. Ha? Over nature.
Ilang beses niya rin pinrove. Mm-mm. Ang tinutukoy ditong nature ay hindi lang yung ano ha. Basta. Yung kalikasan. But even human nature. Every nature. Yung nature natin bilang tao. He is over and above that nature. No? Yung pa sasabihin natin, well, human nature ay mahina. No? No, kung titingnan natin, Jesus overcame that nature. Sabi rin dito, meron din siyang ano, power over demons. Ito, alam niyo, Ate Maris, nakakalungkot. Ano? We have to, hindi nakakalungkot, kundi it is already alarming na hindi nawawala na yung paniniwala natin sa demons. Para yes. Bang, lalo na ngayon, nawawala na yung tinatawag na sense of sin. Yes, yes. No? The loss of the sense of sin, na para bang everything is okay na. Pag naging norm, nagiging accepted na siya. Normalize. Opo. Normalization of evil, normalization of wrong deeds, no? Wrong doings na ginagawa naman ng marami, di okay na, gawin ko na rin, no? That is actually the problem today, no? Ganun din, kung ganun yung paniniwala, even demons, nawawala na rin, no? Di naman totoong may demonyo, di ba? Yes. Parang saan. But the faith, the Catholic faith, ay tinuturuan tayo na totoong may demonyo. No, they are evil powers, no? They are evil entities, no? Na talagang like ngayon sa mga kabataan, no, nabalitaan ko ang daming mga evil possession sa mga kabataan ngayon. Bakit? They became curious, masyadong adventurous. Lahat gustong subukan. Like yung mga spirit of the glass. Yes. And many are now joining yung tinatawag na satanic rituals, no? Out of curiosity. Curiosity. No? Out of curiosity. At kapag maraming mga bata ay masyadong depressed, no? And then sasali pa sa mga ganito. Kaya the evil possession ay dumarami among the young people, no? So, itong mga ganitong bagay, no? Na isa sa mga tinuturo sa atin ng pananampalataya that Jesus is over and above these powers, including sin and death, no? Napagtagumpayan niya yun as Lord, no? Siguro mamaya rin sa pagbabalik natin kasi magandang ituloy natin itong usapan natin dito tungkol sa sino ba si Jesus, sino ba si, bakit siya tinatawag nating Lord, at ano yung kapangyarihan ni Jesus bilang isang Panginoon. At siguro marami ka rin may kukwento dyan, Ate Maris, mamaya sa ating pagbabalik, no? At wag po kayong aalis, sa ilang saglit ay magbabalik rin po kaagad ang ating programang Yucat on Air. Thank you.
Nagbabalik po ang programang UCAT On Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito at kasama pa rin natin si Ate Maris po. So tayo po ay nagbabalik sa ating talakayan sa UCAT question number 75. At kanina lamang ay pinag-usapan po natin ang tanong na bakit tinatawag ng mga Kristiyano si Jesus na Panginoon? At sabi po ng ating Catechism of the Catholic Church for Young People o Youth Catechism, or for sure tinatawag natin UCAT, no? Sabi rito, kinote niya yung galing sa Gospel ni John chapter 13 verse 13 na sinasabing, "You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am." Inaffirm ni Jesus yung tawag sa kanya ng mga tao bilang guro at Panginoon, at sabi niya, totoo naman na siya nga ay guro at Panginoon. Sa early Christians, no, yung lalong-lalo na sa yung pangunawa ng Panginoon ay matitrace nila, binabalik nila doon sa Old Testament na dahil hindi nga binabanggit ang pangalan ng Diyos, pinalitan nila ito ng tawag na Adonai na ibig sabihin ay Panginoon. At yung paggamit ng Panginoon sa bagong tipan ay tumutukoy doon sa original na paggamit nito sa Old Testament, especially sa Book of Genesis, na tinawag nila ang Diyos na Panginoon. At kapag tinatawag natin si Jesus na Panginoon, ibig sabihin, itinuturing din natin siyang Diyos. At bilang Diyos, siya may kapangyarihan sa kalikasan, sa mga demonyo, sa kasalanan, at sa kamatayan. At kanina, binasa ni Ate Maris yung paliwanag dito na gusto kong basahin ulit niya para ito yung ating pag-uusapan ngayong ikalawang bahagi ng ating programa tungkol dito sa catechism na ito sa tawag kay Jesus bilang Panginoon. Ate Maris, pakibasa ang mga ulit. Dinagdag po ng UCAT, "The divine origin of Jesus' mission was revealed in His resurrection from the dead. Thomas confessed, 'My Lord and my God,' mula po sa John 20:28. For us, this means that since Jesus is the Lord, a Christian may not bend his knee to any other power." Yes. At maganda ito na sama-sama nating pag-usapan, no? Sabi rito, the divine origin. Pag sinabi nating divine origin, ay yung pinanggalingan ni Jesus, yun na bilang Diyos, no? At yung kanyang misyon ay ipinahayag sa atin noong siya ay muling mabuhay mula sa kamatayan. Yung sinabi ni Thomas, no? Si, diba si Thomas, yes, ay the doubter, no? Pinagdudahan niya. At nung maipasok niya yung daliri niya sa kamay ni Jesus, sa mga butas sa kanyang kamay, sa tagiliran, doon niya nasabi na, "My Lord and my God." Deus, meus, Deus, my God, omnia, no? My God and my all, no? May sabi niyo gano'n. At it is an affirmation, no? Affirmation na pinaniwalaan ng mga apostol na si Jesus nga ang Panginoon. At dahil dito, ang isa daw Kristiyano, ang galing nito, ha? Yes. Ang isa raw Kristiyano ay maaring hindi lumuhod sa iba pang kapangyarihan. There are so many powers, no, in this world. Pero hindi lahat ng power sa mundong ito ay divine power. Yes. No? Like, pag sinabi nating power, it has the capacity to control you. Yung bang pag ikaw ay na-overpower ng isang ibig sabihin, kaya kinokontrol ka niya. Like halimbawa, alam niyo ba ngayon ang technology ay very powerful. Like halimbawa yung Facebook ngayon sa mga kabataan, very powerful. Yes. Kapag hindi ka nakapag-open ng Facebook mo sa maghapon, affected ka. Minsan lalo ni maraming kabataan ngayon, minsan sira ang araw, sira ang maghapon. Minsan kahit maghapon kang walang ginagawa, basta nakaharap ka sa Facebook, solve na, no? Si gaano ka powerful itong technology na ito? Yung dapat na kinokontrol mo, minamanage, ikaw mo, yung starts to ikaw, manage, yes, you. Ikaw yung, ito yung pinapaliwanag nga ninyo, di ba, sa social media, yes, apostolate, no? Na, ang tanong is, what controls you? No? Hindi yung, what do you control? Kundi baliktad, what controls you? Ano ba yung kumukontrol sa'yo? Like halimbawa, ano pa ba yung mga kumukontrol sa atin? Pera. Maraming mga tao, pag walang pera,
talagang wala na, parang sira ng buhay, affected yes. ang relationships, no? Na para bang pera, mahalaga ang pera, no? Hindi naman sinasabing hindi yan kailangan at hindi mahalaga. Mahalaga gan. Pero once na ikaw na yung kinokontrol ng pera, yun ang tinatawag na slavery. You are a slave of money. No? Babalik ka sa pagiging pagano. Yes. O kaya ay ambitions. Yes. No? Ano pa ba mga pwedeng kumontrol sa atin? Fame. Oh, yes, fame. Kasikatan. Ano pa? Yun, yun. Yung mga ambitions natin. Tsaka pwede rin yung, alam, pwede rin yung sarili. Yung so much, ano? Belief. Yeah, sa sarili. Yung belief sa sarili. Di ba? Na puro sarili na lang ang iniisip. Parang hindi mo na kinikilala yung divine power yes, so, above dun sa kakayanan mm-mm. mo. Mm-mm. At binabalik tayo ng catechism na ito, dun sa yung sinasabi ng divine power, no? Na sino ba talaga ang tunay na Panginoon? Naalala ko meron ako nabasang tula noon na money can't buy anything or money can't buy everything. Sabi nga noon, yung pera daw pwedeng bumili ng magandang higaan, pero hindi niya kayang bumili ng tulog, ng masarap na tulog, no? Mm. 'Di ba? May ganun. Ang ganda paradox ng paradox of our time mm-mm. din po, ganyan din yung laman niya. Oo, yun yung isa sa magandang research nyo sa internet na rin, yung what money can't buy. Yan, ganun. So, magandang tanungin nga naman, tingnan natin yung sarili natin, sino nga ba yung nagiging Panginoon natin? Alam nyo, pwede rin yung trabaho. No? Yung trabaho. Kapag puro trabaho ka na lang, yung buhay mo determined na ng trabaho. Umiikot na lang yung buhay mo sa trabaho. Na wala ka ng time for God, wala ka ng time for yourself, wala ka ng time for your family. Wala ka ng time para enjoy yung sarili, you know, yung bang yes. mag-relax, no? Oh, parang ano rin po yun, magpo-fall din yan sa wealth eh. Kasi diba, yes. you work mm-mm. dahil gusto mong mag-earn ng mag-earn ng yes, mag-earn. Exactly. Gusto kong mataas yung rango mm-mm. ko. Gusto kong yun, yung mga yun. Uh-oh. Ikot pa rin siya sa wealth, sa money. Yes, yung fulfillment. No? Yes, yung, achievements. Saka, achievements. Saka yung term na success. Yes. Naalala ko yung sabi ni Pope Benedict doon sa kanyang sinulat doon sa About New Evangelization. Tungkol sa mga katikista, message niya sa mga katikista. Sabi niya, success is not the name of God. Kasi akala natin, what matters in life is to be successful. Yes. Maging matagumpay sa lahat. Paano masasabing tagumpay ka? More money, more fame, more power, more the label influence, na binigay more. Ng basta mundo. Yung more, yes, Tapa. more of this, more of that, no? Sabi niya, that is not the name of God. Sabi niya, ang basihan ng ating pamumuhay ay yung katapatan, no? Katapatan sa Diyos, no? At ito nga siguro maganda tingnan natin what controls us, no? What controls us? Ano yung nag-o-overpower sa atin? And kapag hindi ito Diyos, what is not God? Ay ano? Evil. Yes. No? What is not God is evil. Yes. That's why po yung ano, nung binabasa to kanina, parang it's good to go back to the real meaning of the Lord. Kung ano talaga yung pangalan niya at kung sino siya talaga. At kung sino talaga yung dapat nating sinasamba. Mm-hmm. Kaya nga po, di ba, there are people who do not believe na siya ay Diyos. Mm-hmm. Who do not believe He is Lord. Mm-hmm. Ito po masarap na pagnilayan na para din makita nila, makita natin lahat na kahit tayong naniniwala na, para clearly nga sabi natin na makilala natin siya. He himself, alam niya kung sino siya. Mm-mm. At alam niya yung power niya, yung authority niya na ipinakita niya rin sa atin. Yun nga pong sinasabi dito ni St. Thomas kapag sa misa, di ba? Uh-huh. When we say that in the Mass, para sa akin, yun yung pinaka, ang sarap-sarap banggitin. If you truly believe that He is His... In the Eucharist. Yes, He is in the Eucharist and Siya ay talagang Diyos. Ang sarap banggitin, Panginoon ko at Diyos ko. Yes. Revealed Himself. Yes, at yun nga sinasabi rito, yung nabanggit ko rin kanina, if we are not overpowered by God, sino ang nag-overpower sa atin? No? The absence of God is what? Evil. Evil. Hindi pwede namang gray, no? Shades, no? Like
50% God, 50% evil, no? Kaya ito yung magandang pagnilay natin eh. Sino ba yung tinuturing natin makapangyarihan sa buhay natin? Sino sino itinuturing natin Panginoon sa buhay natin? At ang paanyaya ng ating catechism, we should not bend our knees doon sa ibang kapangyarihan. Parang medyo align po itong katekismo natin ngayon na dun sa gospel po of the day. Yes. Yung sa mga nakapagsimba at nakapagbasa. Mm-hmm. Yung, opo, yung the sower, yung sinasabi niya na yung talagang nahulog sa matabang lupa. Sila yung tunay na nakaintindi at nakagrasp nung sinasabi niya na I am Lord. Sila yung mga tunay na nakaintindi na at tumanggap na siya yung Diyos talaga. Mm-mm. Hindi naman pwedeng sinasabi niya nga po na half-half sa dawagan yun. Diba? So yun, ganun po. Naka-align siya sa discussion natin ngayon. At ito rin, so, lalo sa mga nakikinig sa ating mga kabataan, ano? Alam, gusto kong iulitin yung ano, gusto kong ulitin yung sinasabi ni Pope Benedict doon sa World Youth Day doon sa Germany. Sabi niya, kayong mga kabataan, naghahanap kayo ng kasiyahan. Kung saan-saan ninyo hinahanap yung kasiyahan. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Pope Benedict, no, na itong kasiyahan na inyong hinahanap, may konkretong mukha at may pangalan. Huwag nyo na kung saan-saan hanapin yung saya na hinahanap ninyo, na kadalasan ay nabibigo lang kayo, nafufrustrate, no? At sa halip na mahanap yung kasiyahan, ay matinding kalungkutan pa yung naidudulot. Drugs, sex, no? Ambitions, kung saan-saan naman dinadala, no? Yung materialism, hedonism, no? Yung mga yan. And, yung sinasabi ni Pope Benedict, may pangalan naman eh. At saka mayroong mukha, yung happiness, yung kasiyang hinahanap. At yung mukha at pangalan na yon ay walang iba kundi si Jesus na taga Nazareth. No? Kung talagang ano lang, kung talagang lalakasan lang ng isang kabataan ng kanyang loob, tibay lang ng loob yan eh. Na yung panindigan mong hanapin yung tunay na kasiyahan mo sa pamamagitan ng paglapit mo kay Jesus, hindi ka naman niya bibiguin eh. Yes. Kaya lang, there is something in our culture siguro, in our life, na bakit pinapayagan mong hadlagan ka ng iyong yabang, ng pride? Nature po ng human. Bakit kinakailangan mong hadlangan ka ng kaibigan mo na BI naman pala yan, bad influence? Na sa halip na ilapit ka sa Diyos, ilalayo ka sa Diyos. Bakit kailangan mong subukan yung mga bagay na alam mo naman sa umpisa pa lang na mapapahamak ka dyan, but out of curiosity, susubukan mo pa rin for what? Alam mo namang hindi makapagbibigay ng tunay na kasiyahan yan, panandalian lang. No? Why don't you? No? Bakit hindi mo iset yung sarili mo sa isang kasiyahan na long-lasting, no? Tapos magtatanong ka, magpo-post ka sa Facebook, walang forever. Mayroon, kaya lang ayaw mo nung forever. Mas pinipili mo yung temporary kaysa dun sa forever, di ba? Meron naman eh. Kaya lang it's a matter of choice. Will you choose? Pipiliin mo ba yung makapagbibigay talaga sa'yo ng forever na happiness? O mas, yung mundo kasi, kung ano-ano saan-saan ka dadalahin eh. No? Ito yung power of the world na sinasabi rito. Ito yung lordship na sinasabi sa ating catechism ngayon. Na sino yung pinapanginoon mo? Kasi nga, nandun yung puso mo, nandun yung kasiyahan mo. Yun yung pinapanginoon mo. Pero why don't we try? No? Yeah, panginoonin natin si Jesus, ang Diyos. He will give you forever and ever happiness, eternal happiness. Amen. No? Amen. Oo, ito yung challenge ng ating catechism. Opo, yun nga po, diba? Yung sinabi nyo po na na-challenge din ako ng konti. As a youth po, diba, syempre, di lang sapat na ikaw yung nakakaalam. Yung sinabi nyo na, na know Him more clearly. Especially sa ating mga kabataan, nung naging Kristiyano tayo, na ipasa rin sa atin yung mission ni Jesucristo na ipahalaganap din siya. So, for me po, yung nagiging Diyos na ng mga kagaya kong kabataan ng social media, social networking, totoo po na somehow
it tends to control us. Pero pwede pa pala nating i-control ulit yung mga yan. Yes. Pwedeng pa. Basta lang iseset natin yung sarili natin. Who is the true God? Kung sino talaga. Kasi, gaya nung sinasabi niyo, Father, na hahanap tayo ng kasiyahan sa labas, sa iba, we will end up barking at the wrong tree every time na maghahanap ka ng... Ang isip mo kasi sa love lang ng relationship. Talaga masasaktan ka lang na masasaktan. Kasi iba yung pananaw human pa noon. Yes, human relationship pa. Tsaka puro earthly. We are not made for this earth. Kailangan makakasama natin siya sa heaven, di ba? So we are made for heaven. Kaya dapat, yung hanapin din natin is from heaven. Mm-hmm. Para ma-feel din tayo. Yun, it's the true Lord and God. Yes, amen. At ito nga, yung ating pinag-usapan dito na magandang tingnan bilang isang kabataan, yung ang kabataan ay may lakas loob na piliin si Jesus. Since the youth. Oo, di ba? So, ako, si Pope Benedict naniniwala dyan eh. Kaya nga pinayagan niyang i-publish itong youth catechism. Kasi naniniwala siya na mga kabataan ngayon ay kaya niyang panindigan ang kanyang pananampalataya kay Jesus na ating Diyos, hindi lang tao, kundi Diyos, no? At si Jesus ay isang guro natin na siyang gagabay, magtuturo sa atin, ano? At ito po yung hamon ni Jesus, hamon ng ating catechism sa lahat ng mga kabataan, hindi lang sa mga kabataan, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, na palalimin natin yung pagkilala sa kanya at tanggapin natin siya bilang Panginoon natin. Hindi iba. Walang ibang Panginoon. Wala nang iba. Kundi si Jesus lang. Hindi ang sarili, hindi ang kapwa, hindi ang kapangyarihan, hindi ang pera, hindi ang mga pangarap, hindi ang mga ambisyon natin, hindi ang kasikatan, kundi wala nang ibang Panginoon, kundi si Jesus ang Diyos. Huwag po kayong aalis. Mamaya ay bibigyan natin ang paglalagom ating pinag-usapan sa halos isang oras sa kwentuha, talakayan tungkol sa katisismo ng mga kabataan, katisismo ng ating pananampalataya. Magbabalik rin po kaagad ang ating programang UCAT on Air. Story that is
Nagbabalik po ang programang Yukat On Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito, at kasama pa rin natin si Ate Maris po. Tayo po ay dumarako na sa huling bahagi ng ating programa, at pinag-usapan po natin sa halos isang oras na kwentuhan natin na talakayan ng Youth Catechism or Yukat, ang Yukat question number 75 na tumutukoy sa tanong na bakit tinatawag ng mga Kristiyano si Jesus bilang Panginoon. At ito nga, sabi po sa ating catechism, sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, ayon kay San Juan sa chapter 13, verse 13, sabi niya, tinatawag ninyo akong guru at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. So itong si Jesus mismo ang tumanggap at nag-affirm na siya nga ay isang guru at siya ay Panginoon. At ang salitang Panginoon na ito ay pinaniniwalaan ng mga unang Kristiyano tungkol doon sa pagkagamit nito sa lumang tipan na ipinalit sa pangalan ng tetragrammaton na hindi binabanggit ng mga Hudyo na pangalan ng Diyos, at pinalitan nila ito ng salitang Adonai upang sa kanilang pagdarasal ay ma-address nila ang Diyos na personal, no? Personal address. Kaya sa kanilang pagdarasal, tinatawag nila ang Diyos bilang Adonai, Panginoon, no? Dahil nga hindi nila binibigkas ang banal na pangalan. So, ipinalit nila ang salitang ito. Subalit, ito ay tumutukoy pa rin sa Diyos. Kaya naman, nung gamitin ito kay Jesus o gamitin ito ni Jesus na pagpapakilala rin ng kanyang sarili o pag-affirm niya sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa kanyang sarili, ang tinutukoy niya rito ay yung kanyang pagka-Diyos. Na si Jesus ay Diyos. At bilang Diyos, meron siyang kapangyarihan higit sa kalikasan, sa mga demonyo, sa kasalanan, at sa kamatayan. At ang kanyang misyon ay galing sa Diyos, na kung saan ay in-reveal mismo o pinahayag noong siya ay muling mabuhay, nung sabihin sa kanya ni Tomas noong isuot niya kanyang daliri sa kanyang kamay at tagiliran, sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. So ito po ay nangangahulugan para sa ating lahat ng mga Kristiyano, mga panawagan sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan, na tayo ay huwag nang humanap ng iba pang Panginoon. Si Jesus na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, siya ang ating Panginoon, wala na tayong iba pang gagawing Panginoon. Kaya sana po ito'y makita natin sa buhay natin kung meron tayo na Panginoon maliban kay Jesus, na Panginoon maliban sa Diyos, atin itong talikdan. At yakapin natin, pagsikapang yakapin natin ang tunay na Panginoon at tunay makapangyarihan sa ating lahat. At yan ay walang iba kundi si Jesucristo. Si Ate Maris, baka merong gustong pahabol na mensahe tungkol sa ating pinag-usapan na catechism. Ayun lang po. Para sa ating lahat, kung si Jesus po ay si ang Panginoon, kilala niya at alam niya kung sino siya, if we truly believe in Him, malalaman din natin at magiging sigurado tayo kung sino talaga tayo. We will not be looking for other happiness sa buhay. Yes. Kailangan lang natin siyang kilalanin. Amen. At ito po yung ating pinag-usapan sa halos isang oras na kwentuhan talakayan tungkol sa Youth Catechism o YUCAT. At ngayon ay darako tayo sa mga pagbati. Si Ate Maris, maraming gustong batiin. Ayun. Binabati ko po ang TDK. Lagi daw po sila talagang nakikinig maghapon, magdamag. Talaga, ng Radyo Maria. No? Nakikinig po yun ngayon. Hi, Sister Dori. Hello, Ate Majen. At kay sa lahat po ng mga kabataan ng buong diocese ng San Jose. Hello, yes, sa inyo. Oo. Ako naman, gusto kong batiin lahat. Of course, lahat na nakikinig sa atin, lalong-lalo ng mga kabataan. Ganyan din dyan sa ating station sa Radyo Maria dyan sa Tarlac. Ano ho, mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ganyan din po, gusto kong batiin yung regular na nakikinig sa ating mga kabataan dyan sa, siyempre, yung pinanggaling kong parokya sa Gimba at ngayon yung kasalukuyan kong parokya sa Karanglan. Umaabot po na dun. Magdiriwang kami ng 250 years. Yay! Founding anniversary. So ito ay 5th Golden Jubilee namin. Invited po kayo lahat. Yes. Lahat ng mga deboto ni Apo San Nicolas y Tolentino, invited po kayo, akyat po kayo sa Karanglan sa September 8, 9, and 10. Pero kapistahan po ay September 10, mararanasan niyo yung first Tinapay Festival. No? Wow! Yes, oo. At ito Tinapay Festival na ito, doon nila matatanggap yung Bread of St. Nicolas. At ganoon din, may opening na Jubilee Door at pangungunahan ito ng Lubhang Kagalanggalang
Socrates Villegas, ang ating Metropolitan Archbishop ng Lingayen Dagupan. Salamat po, Archbishop, sa pagtanggap sa aming paanyaya. No? Salamat po. Malaki po kayong biyaya sa amin, lalo na sa bayan ng Karanglan. Ano po? At gusto ko rin i-announce na yung first UCAT, International UCAT Congress, na kasalukuyan ay pinapadala na natin yung mga communication sa mga bishops sa iba't ibang dioceses. Limited participants po kasi ito. We are only expecting 300 participants in the Philippines and Asia. No? Kaya this is a first come, first serve basis. So kinakailangan ng endorsement ng bishop. If you want to attend the first International UCAT Congress, kinakailangan at least 2 years ka sa youth ministry or catechetical ministry at may recommendation ng bishop. Yung registration fee for the local delegates will be 5,000 pesos at yung international ay $200. No? So ito po'y gaganapin sa Development Academy of the Philippines Convention Center sa Tagaytay. No? Stay in po yan with nandun na rin sila, doon na rin may parang like hotel accommodation, no? Kasama na doon sa payment na yon. And lahat sa kit, transport, during the event, no, ay doon na rin kasama sa registration. Napakamura actually. So, but it is limited participants lamang po ang aming ine-expect, no? So, kung gusto niyo po pong ma-inform doon sa mga events na yon, visit lang po kayo sa www.ucat.ph, no? Visit lang po kayo doon sa website na yan, www.ucat.ph, at malalaman po nyo, nandun po yung online registration, at once na completed na po yung mga requirements, so meron masasama po kayo sa mga finalists of the delegates. Open po ito para sa lahat as long as ma-comply ninyo yung mga requirements na kailangan, no? So ito po, maraming salamat din po sa ating mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa ating programa. Yung mga kabataan dyan sa Gimba at syempre po dito sa Diocese of San Jose sa Cathedral, no? Lahat-lahat po. Hindi natin kasama si Kuya Jomar. At lahat po, lahat ng mga sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. At ngayon ay tatapusin natin ang ating programa sa pamamagitan po ng isang panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na mapagmahal at mapagkalinga, muli nagpapasalamat kami sa pagkakataon na namang ito na ipinagkaloob mo sa amin upang muli na naman kaming maging daan ng liwanag, daan ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng nilalaman ng aming pananampalataya. Bagamat hindi sapat ang aming kaalaman, bagamat hindi namin lubos na maunawaan ang misteryo ng pananampalataya, salamat sa iyong patuloy na gabay, sa munting liwanag na nagpapaunawa sa amin tungkol sa lalim ng aming pananampalatayang Kristiyano. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin kay Jesus na siyang nagpahayag ng lahat na ikaw, Ama, ay lubos na mapagmahal sapagkat ikaw ang Diyos ng pag-ibig. At si Jesus ang konkretong larawan ng iyong pagmamahal sa amin, ang aming Panginoon, Panginoon na ang kapangyarihan ay ang kapangyarihan ng pagmamahal. Salamat po at patuloy po kaming gabayan. Nawa ang aming mga kabataang kapatid na naghahanap ng kasiyahan ng kahulugan sa buhay ay makatagpo kay Jesus na siya ring Panginoon nila at siya ring talagang tunay na makapagbibigay ng tunay na ligaya at saya, galak at kahulugan na kanilang hinahanap sa buhay. Basbasan mo po kami, ingatan mo po kami, at huwag mo po kaming pababayaan. Lahat po ng ito aming isinasamo at idinadalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoong nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo at ng mahal na Inang Maria, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating talakayan. At inaanyayahan ko po kayong makinig muli sa susunod na Biyernes sa bago na namang talakayan tungkol sa UCAT question number 76.
At ito po muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito. At nakasama po natin si Ate Maris po. At hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan pong muli tayo.